My goodness me. Oh, sorry. Can you not? I didn't know you were recording. Hanging in. Kids, breakfast. Come on. No. Oi. Sobrang usok sa labas. Hindi kami makalabas. So, tambay kami dito sa loob. Your breakfast, Hugo. That's all I wanted. You don't have to be rude, girl. You sleep good. JC, come on, Jace. It's already 9 o'clock. Can you grab me his Anilan bowl? Not in a bit because it's gonna go soft. Come on, son! When did this start that you're thinking like that? Because I saw Jace sitting with you all the time. It doesn't matter to you before? No. Stop doing it. Son! Oh my goodness, son. What's that? It's a rocks. That? You're helping JC learn. Very good. Yes. Can you look at it's okay. I put it back on. You're interested to play puzzle now, Jace? Huh? Yes. He likes it because I teach him. Yeah. That's good, sister. His puzzle now. Oh, really? Yeah. Oh, uh-huh. That's a good... He got three, a lot of puzzles now. That's a good start for JC. Yeah. I had this for a lot of days, and JC's gonna have it. Mm-hmm. Because I can't do all those, a lot of puzzles. Mm-hmm. Here's your hair tie. You've been playing this since you were 3 years old, I think. Like a baby? When three, like you. You're Jace, three now. And JC wasn't? No, because he's still like maybe two. He wasn't like it. Mm-hmm. Because he don't know. But it's good now that Jace likes puzzle now. And you know how to play, Jace? Like looking for the bits, like colors and patterns. Okay, next one. After this one, can we go change clothes? Yes. And Jace brush teeth. Jace would like this puzzle. When look at this four, I can give it to. When look at different. So hindi kami makalabas guys kasi mausok sa labas mula kahapon kasi nagsunog sila. Ayan.
Di masyadong kita, pero tagto mausok yung ano, paligid. So after that one, we go change clothes and brush teeth, okay? Yes, and now you want to help me, Jace? Yay! Then we do... That's really quick, what kids. What color is next? Oh, did red. We lost? How many we lost? One, two... No, one, two, three, four, five, six. Oh. Okay, next is... Hi guys, good morning. Wala kami agenda today. Tuesday ngayon, playgroup sana namin. Kaya lang nag-decide kami na huwag na lang pumunta ng playgroup. Kagabi nag-decide kami. Kasi yung papa nila may sakit. Sila na parang nagkakasipon din. So nag-decide kami na huwag na lang kasi may tendency na mahawaan siya ulit ng ibang flu or cold, tapos or lumala yung cold or flu niya. At saka, pangalawa is baka makahawa rin siya sa mga bata dun kasi maraming bata ay kawawa pag nakahawa siya din dun. So, ayun, nag-decide kami. So, inisip namin, pumunta na lang sana kami ng ano, garden? Parang garden park siya. Parang botanic garden, ganun. Eh, ang nangyari, yun ang napag-decide namin kagabi para hindi siya masyadong, yung close yung ano niya, environment, open environment siya doon kasi. So, hindi kami worried na makahawa or mahawaan ng sakit. So, kaya lang. So, yun yung napag-decide namin, papunta sana kami ng Botanic Garden. Kaya lang, may pinanood kasi kami sa Netflix kagabi. Yung title ng movie is Lost in Space. Maganda series siya, maganda siya, kaya lang may times na scene na masyadong mabagal kasi puro drama. So parang isipin mo, yung parang time na gusto mong mabilis yung action, kaya lang mabagal kasi yung drama nila. Maganda yung movie. So kagabi, every night namin siyang pinapanood kasi series eh. So kagabi, siguro mga 10 o'clock na kami natapos manood ng dalawang series or episode. Ay, mga 4 ata na episode pinanood namin kagabi. And then, kasi pag nanood kami ng TV, kailangan may ano din, may turn din yung mga bata manood ng mga show nila. So, natapos kami ng mga 10 o'clock. Nagsimula kami ng 8 o'clock ata or 9. Tapos natapos kami ng 10 o'clock. Tapos yung mga bata gusto manood ng kahit at least 5 minutes lang ng show nila. And then, ano, natulog na kami ng 11 o'clock. Magandang ehemplo sa mga bata. Natulog na kami ng 11 o'clock. And then, yung mga kami, nagising kami ng 9 o'clock na ng umaga ngayon. So, di ba, ang galing namin. Walang worry sa buhay. So, 9 o'clock na kami nagising ngayon. Kaya lang kasi ang weather din is parang umulan atas kanina madaling araw ata kasi ano eh, basa lahat. Hindi na banda kami guys, hindi na kami umalis. Plano sana namin mag-picnic doon hanggang lunch. Kasi hindi pa kami nakapunta doon. So ito, sa bahay na muna kami maglinis, magtapon ng binungkal na lupa kahapon. Tapos ako naman magtupiin ng mga damit. Ito ang daming tupiin. Ayan. Alam niyo guys, so today chill lang kami sa bahay lang. And then pupunta kami ng dumping ground para itapon yung mga nabungkal na lupa. Chikahan tayo guys. Pag-usapan natin yung visa status ko dito sa ano, sa Australia. Siguro yung tourist visa ko nasa mga 3. Siguro naka tourist visa ko mga 3 to 4 years ata or 5. Mga ganun.
tourist visa ko, nasa ganun siya. Pa-in and out ako dito ng Australia at Philippines. Nag-apply lang kami ng partner visa this year, noong April. And then, kami lang yung nag-apply, guys. Kami lang yung, hindi kami nag-agent kasi mahal pag mag-agent ka. Wala kami yung budget para sa agent. And then, nag-apply kami 2 weeks after ma-expire yung visa ko. But talaga, guys, kailangan mag-apply ka before 2 weeks or 1 week ma-expire yung visa. And then, after noon, nakatanggap ako ng bridging visa C na walang karapatan mag-work. Usually talaga, bridging visa A or B. Pero natanggap ko is C. Nagpapasalamat ako sa mga nakakilala ko dito, guys, kasi tinatulungan talaga nila ako pag may tanong ako kung ano to, paano to. Tinatulungan talaga nila ako, guys. So, nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Kasi mahirap talaga pag wala kang kakilala, tapos wala kang matanungan, o mga ganun. Tapos, nasend na namin yung application siguro mga 3rd week ng April. Tapos, nakalagay doon na acknowledge or na-receive na nila yung application. Tapos, na-send ko rin yung application ng sponsor mga malapit nang matapos yung buwan ng April. And then, after siguro mga 1 week, guys, nung chinek ko yung application ko, nakalagay doon health assessment. Pero hindi ko siya kinilik para magkuha yung referral kasi hinihintay ko yung email nila. Kasi usually, nagsisend sila ng email kung ano yung ipapagawa sa'yo na health assessment, pero wala. So, nagtanong ako sa kakilala ko, sabi niya, i-click mo na lang yung health assessment link na yun para makakuha ka ng referral. Huwag mo nang hintayin yung email. So, kinilik ko yun, nagkaroon ako ng referral. Tapos, nag-book ako agad ng appointment sa Bupa para mag-health assessment. So, nakakuha ko ng appointment 1 month pa. 1 month pa siya. So, April, nag-book ako siguro ng May. Nag-check ako ng May siguro. And then, June ako nakakakuha ng schedule. Second week ng June ako nakakuha ng schedule. Tapos, yung health assessment, guys, is physical examination ata yun. Tapos, nag-eye test. And then, x-ray. And then, blood test. Kung, halimbawa, HIV test. At saka, chine-check yung creatinine or creatinine. About ata yan siya sa kidney ata. Kung mataas or mababa. Parang ganun, chine-check siya. Tapos, chine-check yung, yun na nga yung physical examination. Chine-check yung body mo, yung knee mo, lahat. Kung may lymph nodes ka dito. Ganun. Tapos, after ng 5 days, sinesend nila diretso yung result doon sa AMI application mo. Sila na yung nagsend ng result ng health examination. So, after 5 days, guys, na-chinek ko yung application na kalagay doon is, Mommy! Yes, naipasa na daw sa kanila yung health assessment. And then, maghintay lang daw ako kung kailan may ma-assign na agent para i-review yung application ko. Ginagaya niya ako, ayan o. So, naka-line up na daw yung application ko. And then, naka-status pa rin ngayon is received. Siguro mga mag-performance na. Mag-performance na yung application ko, nakalagay pa rin doon is received. Pero chine-check ko siya once a week kasi in case na nang humihingi sila ng further information or more documents. So, chine-check ko siya once a week. Pupa! What's pupa? Si guapo! Si guapo! Si guapo! Come on! Pupu! Pupu? You pupu? You are pupu! You look like a pupu! You look like a pupu! Can I do it to Joyce? You look like... Mommy, can I do it to Joyce? Potato, what's the Tagalog for potato? Is patatas. Banana! Say banana! Potata! Patatas! Tata! Banana! How about Lana, patatas? Sisi! So you know what's Tagalog word for banana is saging. You should know this, Jace, you're a monkey. Say saging. Sagunga! Sumama!
Tagalog word for banana is saging. Jaycee, say saging. Saging. How about Lana? Say it, Troy, or nook, ano, saging. Come on, Lan. Poo-poo. Saging. I can't say saging. See, you said it already. How about grandma is Lola? Lola, Lana. Jaycee, si Lola. Lola. Ah, very good. Lang namin guys, galing sa dumping ground. Nagtapon kami ng lupa. And then, magto 12 o'clock na dito. So, magluto ko ng lunch para sa mga bata. Gusto to ng mga bata. Maggi. Yung Maggi na 2-minute noodles lang. Tapos, yan yung pang-lunch nila. Tapos, lagyan ko lang ng tuna in can. At saka, itlog. Itlog. Itlog, guys. Itlog. Ayan, nag-green-minded na naman ako. So, lagyan ko lang ng itlog. At saka, ito yung lunch nila. So, mag-isip ako kung ano yung ilala-lunch namin. Lagyan natin ng mixed veggies. Pamandali ang lunch lang. So, ayan guys, nilagay ko lang yung egg, tapos maglagay tayo ng, ano, yung frozen veggies natin. Tapos, ito lang yung, ano, nila, tapos bigyan ko lang sila ng mga, ng, prutas din, sa side ng, ano, nila, light. Oops, napadami ko yung veggies. And then, ilagay lang natin yung noodles niyan. Ito yung noodles natin. Tsaka, i-drain ko lang yung oil nito. Tapos, ihalo ko siya at the end. Makulimlim at mausok pa rin yung panahon, guys. Nag-burn out at sa ibang area ulit. Kasi, nag-start sa ng August 2 hanggang 8 yung plan burning nila. Hope you enjoy watching. Bye! See you next time!